So, ang gagawin natin ngayon, tingnan natin yung, pagpasensyahan nyo na pala yung bahay namin kasi magulo sa ngayon dahil nga nagpa-renovate kami ng sink namin. So, wala pa kaming sink. Kasi pakita ko sa inyo. So, sa ngayon, ayan guys, sa ngayon, yan yung lababo namin. Tinanggal kasi namin kasi dati ito mataas. E ngayon, alam mo naman ako matangkad. Kaya halos kasing taas ko, konti na lang. Tapos, yung support sa countertop namin, hindi sapat. So, parang naglilin siya towards the other side. Kaya parang nakakatakot. Kaya ang ginawa namin. Tapos, yun nga, sa sobrang bigat niya, naglilin. So, nagka-crack yung dito banda. E ngayon, yung tubig pumapasok doon sa may lababo. Kaya tuloy, may tagas doon, hindi na may mark ng tubig. Kasi nga, nung nakuha kasi namin to ng bahay na to, ay foreclosure. So, kung anong nandyan, yun lang. So, kami na ang bahalang mag-ayos. So, kaya yan ang pinagawa namin. So, ang sabi, kita mo yung sahig namin. Kaya nga kita mo wala pa akong mga Christmas decoration. Kasi nga, usually I already start decorating Christmas. But this time, tinatamad ako kasi nga, anong tawag niyan yung, wala akong lababo. Tapos, ayan o. So, ang ginawa ko, sabi ko sa asawa ko, hanapan niya ako ng kahoy na ilalagay ko dito. Ay, ayan yung ilalagay ko. So, ayan, pansamantala, at least meron akong mapaglalagyan kung magluto-luto ako. So, ayan, titingnan natin pala yung, ayan, naalala niyo yung mga kamatis nilagay ko dyan. Tingnan natin kung hinog na ba yung mga kamatis natin. Kasi, ito yung sinasabi ko na pag hilaw pa yung kamatis, green pa, nilalagay ko, tinatago ko dito sa box. Tapos, sinisigurado kong hindi sila masisilawan ng araw. Parang aswang yun. Kasi, para mahinog talaga siya. So, tingnan natin. Palagay ko meron ng hinog. Ayan. So, tingnan nyo guys. Marami ng hinog. Ayan, may mga hinog na. So, tatanggalin natin yung hinog. Yung hilaw pa, hindi muna natin tatanggalin. Ayan, marami ng hinog. Tapos, pag may makita na tayong lata, tatanggalin kasi para hindi sila masira. So, ayan. Ayan, o. Diba? Ang dami-dami na rin. So, ayan. Tingnan natin, kuhanin natin yung mga hinog para para hindi sila malata. So ayan, kaya nga napaka-importante talaga na huwag tanggalin itong mga to. So tingnan mo, oh, ang ganda ng pagkahinog niya, di ba? See guys, tingnan mo, ang ganda niya, ang ganda ng mga pagkahinog. So tatanggalin natin 'yan. Para hindi malata. So, marami-rami na rin namang hinog. Yan ang ginagawa ko pag hilaw pa yung kamatis ko. Kasi ang gagawin ko nito, meron pa rin naman ako. Magagawa nga ako ng tomato sauce. So, ito yung gagawin natin. Antayin natin yung iba. Sa linggo siguro gagawa ako ng tomato sauce. Kasi meron na marami na rin naman akong tayong hinog. So, ayan. Ayan. Kasi nagtutubig na yung iba. Kaya siguraduhin natin na matanggal natin para hindi yung iba na baka maano pa ng tubig tapos malata. Kaya, ayan. Diba? Ang ganda ng mga pagkahinog niya. Ang ganda ng kulay. See?
guys. Ayan ang nakuha natin lahat. Ito yung mga hinog. So, hopefully, there is still some. So, hopefully, merong mahinog sa weekend para masabay ko silang lutuin kasi gagawa na ako ng tomato sauce. Meron pa rin naman kasi ako sa refrigerator. So, ito yung mga gagawin natin tomato sauce on the weekend. So, para ano, ang ganda niya, ano, ang ganda pa ng mga kulay niya. So, di ba? Sayang naman kung hindi natin kinuha yun kahit si mga hilaw o di ano. Kaya ito talaga yung ano, kasi pag wala ito na malata, madaling malata, hindi siya yung nahihinog. So ang gagawin natin, tatakpan na naman natin to ulit kasi tatago na naman natin. Diba? Ito yung ginagawa ko, kaya nagsisave talaga ako ng box. Kasi para tawag nyan yung sa mga ganito, pag malapit na yung winter, nagsisave ako ng box. Tapos ilalagay ko to sa loob ng tawagan yung pantry or something, somewhere that it's a little bit darker na hindi masilawan ng araw. Kasi gusto nila yung ganun, para mahinog, hindi masisira. So, ayan, nakatakip na. So, tatago na naman natin to para mahinog yung iba. Sigurado mayroon yung mahihinog bago mag pag ano sa Linggo, kasi Linggo lang naman ang day off ko. So pag uwi ko Saturday night, pag uwi ko ng Saturday night, so uuwi kasi ako Saturday night. E ngayon sa Linggo gagawin ko to kasi para hindi naman masira. So yung mga hindi pa hinog, ang gagawin ko na lang itatabi ko kasi nga pwede naman naming kainin kasi mahilig naman yung ano, yung gagamitin pang araw-araw. So yan, kung anong mahinog, yun isasabay ko sa pagkawa ng tomato sauce para may... Good morning guys! Kumusta lahat? Sa ngayon, titingnan natin ulit yung box natin na pinagtaguan natin dun sa tawag dito sa mga kamatis. So, gagawin natin ngayon yung tomato sauce. So, titingnan natin kung mayroon tayong maidagdag. Kasi... dito doon sa naano natin nung nakarang araw. So dapat nga ito nagawa ko nung weekend kasi talagang marami din akong ginagawa kaya hindi ko rin nagawa. So hopefully meron tayong makuhang mas madami-daming hinog para ma ano, unboxing mate. Oh, meron. Oh, tinan mo. Meron tayong maidagdag. Ayan. O, oh, diba? So, meron tayong maidagdag. So, guys, ayan. Kunti na lang ang natira. Oh. Tapos, tatakpan na naman natin ito ulit. Kasi, para maitago na naman natin yan. At, ang kagandahan yan, unti-unti na yan. At, okay na yan sa amin. Tapos, ito yung mga nakuha natin. Ito kasi hinog na siya, oh. Kaso medyo green-green lang. Kaso ganito talaga siguro yung klaseng ano, ayan, oh. Kaya okay na yan. Tapos, mayroon na tayong maidagdag doon sa nakuha natin nung nakaraan. Kaya, okay na yan. Kasi, nung nakaraan, nakagawa ako ng at least 7 jar. Siguro ako, ito ngayon, makagawa ako ng more than 7 jar. Okay lang yan kasi medyo konti lang yung magagawa ko ngayon dahil nga hindi masyadong marami yung maaga yung kasi hindi maaga yung pagtanim ko, so alanganin, konti lang, pero at least okay na yan. Isa ano, ang kagandahan kasi pag gumawa tayo ng sarili natin tomato sauce, hindi na tayo bibili at saka alam mo yung mga nilalagay mo, di ba? Samahan niyo ako, guys. So, guys, ito yung ginagawa ko. Tinatanggal ko as much as I can the seeds. Tapos, i-blend ko. I-blend natin kasi hindi ko tinatanggal yung skin. Kasi,
I believe there the vitamins is more in the skin. So hindi ko tinatanggal yan kasi yan nga yung lason ko. Tsaka isa pa, alam mo naman din ako. Pero ito yung ginagawa ko, nag-work naman and masarap siya. Yan yung mga nakuha natin doon sa box. Meron pa ako sa refrigerator na na-save ko na. So mamaya anuhin na rin natin yan kasi yun na sa paplanggana nilagay ko, binabad ko para mahugasan. So ito na muna ang kinat ko kasi ito na yung nandito. Pag walang lababo na ko. Okay, sana kung may lababo, kung malababo na, kagaya sa atin noon na, sa probinsya, na at least meron kang, nandyan yung banggana, may baldi, nandyan yung tubig sa tabi. E ito, pupunta pa ako ng kubeta para makakapag, sa shower namin, para makapaghugas-hugas. Saka okay lang sana kung hindi winter, dahil kung hindi winter, pwede ako maghugas doon sa labas. Kaso, kagaya kagabi, bumaba na yung temperature ng, ano na, nasa 29 degrees na last night. Kaya, malamig na. Ay, nako. Maninigas na yung kamay ko niyan. Eh, ako pa naman lamigin pa naman ako. Tinatanggal ko yung mga buto. Para hindi masyadong madaming buto. Smoothie. Ayan o. Para na siyang smoothie. So, yan ang ginagawa ko. Ayan. Diba? Ayan. Dito hinog sa puno, guys. Ang ganda ng kulay niya, you know? Kahit hindi sila hinog sa puno. Ang ginawa lang natin, nilagay, kasi wala ng time, yan, nilagay natin sa box. Pero ang ganda ng kulay niya, eh.
So ayan na guys, yan ang gagawin natin. Magpapakuluan natin yan. Tapos magawa tayo ng anong tawag ito? Garlic at saka onion. Kasi gusto ko sa garlic kasi talagang pinong-pino. Kahit sa mga gulay, gustong-gusto ko yung pinong-pino. Ito yung onion natin na sa garden natin nakuha. Kaya isa talaga sa mga gusto ko kasi nga ang hindi lang akin dito yung garlic. At saka ano bang ilalagay ko dito? Nalimutan ko yung dahon. Basil. So ito yung ilalagay ko, basil, garlic, at saka onion and tawag dito yung salt. Iwain mo yung maliit. So guys, ito na yun. Ito, tubig to na pinakuluan ko kasi i-sterilize natin yung mga bote, pati kasama ito. Tapos magpa-fry ako kasi ito yung ihahalo ko once na ipa-fry ko to. Ito lang ang ingredients ang ginagamit ko. So this is garlic, chopped garlic and onion, salt and just basil leaves. And ito yung mga tapos meron maglalagay tayo ng tawag ninyong tomato paste kasi para pampalapot lalo. Ayan na siya. Hindi ako masyadong madami ngayon kaysa nung nakaraan. Kaya okay lang yan. Kaysa naman, di ba? Ayan. Tapos, pakuluan natin yan. Tapos, maigisa natin to para mailagay natin to doon. So, ayan. Hindi kasi ako gumagamit ng masyadong madaming mantika ko. Kukunti lang ang gamit ko. At least na. Kahit medyo masikip yung kusina ko kasi nga wala pa. Tapos kahit pa paano naman eh, nakakagawa din naman ako. Kaya nga pinalagyan ko talaga to ng kahoy dito. Kasi nung natanggal to lahat, yung countertop namin, sabi ko nakakatamad mag gawa sa kusina, magluto-luto kasi nga wala akong mapagpatungan. So sabi ko sa asawa ko, hanapan mo ako ng kahoy na mailagay doon sa ibabaw ng mga cabinet para naman makapagluto-luto ako kasi ang hirap pag walang mapagpatungan. Tapos sabagay, exercise ko na rin kasi medyo medyo mabigat-bigat na tayo. Kaya lakad-lakad din konti. Itong bote ko, marami pa nga siguro to. Hindi ko to magamit siguro lahat kasi hindi naman masyadong madami yung sauce ko na nagawa. Pero at least, mas mainam na yung mas marami. Sobrang isa sa kulang.
kailangan natin kumulo yun ng kumulo hanggang sa lumapot. Tsaka ilalagay din natin yung tomato paste. Lagi mong stay ako ng maliit, just in case na kailangan ko ng maliit, at least meron na akong na-sterilize. Lagay natin yan sa labas para lumamig agad. Ayan na guys, medyo malapot na siya. So, stir lang natin siya ng stir hanggang sa pag lumapot na ng konti, ilalagay natin yung tomato sauce. Don't get this.
Oh, you can use my key. So you can bring it in. Guys, medyo malapot na siya. Ilalagay natin, titimplahan natin. Ilalagay natin yung tomato paste. Tapos titimplahan natin. Yan, medyo malapot na siya. Lagay ko ito. So, titignan natin kung kailangan pang dadagdag yan. Pero palagay ko, okay na yun. Hirap na matalsikan tayo. Pag malapot na siya, talagang mag-ingat kasi grabe pag magtatasok na yan, grabe init. So, lalagyan natin ng basil. Tansya ko lang ito paglagay. Kasi pag nagluto naman na ako ng pasta, nilalagyan ko din naman ulit ng basil. Hindi siya maasim, hindi siya matamis. Yun na. Yun na nyo guys. Malapot na siya. Ganda ng kulay niya yun, no? So guys, malapot na. So inatay na natin ito dito. So, kailangan natin yung patuloy pa rin yung init niyan kasi nga kailangan mainit talaga siya. Kasi, kasi ang pangkat natin kaya ayan. So, ayan gawin natin. Habang nilalagay natin ito, stir din natin.
pansin yung ano. Tapos pa natin. Kahit mamaya mo na iputali. Ang importante eh.
Ito na guys, lahat. Maliit lang, kunti lang pala, pala ko madami-dami. Ito kailangan to kasi para lalong mas mahigpit yung pagsara. Ito gagamitin to sa kagad. Ayan. Kasi kailangan para mahigpit. Ayan. So guys, ayan, palalamigin natin kasi ito, ginagawa ko to kasi para malaman mo kung nagli-leak. So kung nagli-leak siya, makikita mo naman dito. Yung iba ginagawa, gamit nila puti, ayoko puti ang gamitin, kaya ito ang gamit ko. So bagay, makikita mo naman pag nagli-leak. Kasi ang kailangan, ang gawin mo kasi i-upside down mo siya. Mainit. Hindi to lalamig ng saka mo siya ilalagay sa cabinet pag totally malamig na siya. Ayan. So ayan, tapos ngayon tatakpan natin para lalong kasi ang mangyari kasi niyan kaya ganyan yan kasi sa sobra sa yung init niya yung magsisil nung takip. Yan. So, kasi mamaya may pasok ako. So, darating ako bukas ng gabi. So, ano na to, matingnan ko to. Ano na? Ano ba ngayon? Matingnan ko to Friday morning na. Ayan. Ayan. Takip na. O, diba? Ganun lang, guys. Ganun lang. So guys, pakita ko sa inyo, ito yung nung last month. So nilagyan ko yan October 15, 22. So this one will be November. So ito yun, ito yung last month kong nagawa. So ayan na, di ba? Ang ganda niya. So ayan, hindi na kami mamimili. Kaya, libre na. Kaya thank you guys for watching. You guys have a nice day.